Gandang araw muli mga ka-auto. So kahapon, nabuhusan tayo ng brake fluid. Kaya napatigil yung ating paggagawa. Ngayon, bumabili na ako ng bago. 500 ml na lang to. So baka naman magkakasya na kasi clutch lang naman yung ating gagawin. So ngayon, ikakabit na natin yung bagong clutch sleeve. Ayan. So ang ating makina ay 2C turbo engine, pang FX to. Pero yung ating parts ay pang Toyota Corolla. Makasukat siya. Yun ang maganda sa Toyota. May mga parts na maaari sa ibang sasakyan na Toyota rin. So ngayon, dahil dun sa kahapon, napasubra yung lakas ng pag-clash natin sa clutch sleeve, sa leader bag, naubos yung fluid natin sa reservoir. So dumusot yung clutch natin yan. Wala siyang kagat. Kahapon, nakailang bumba na rin ako dito. Wala talaga. Kung makikita nyo, binaklas ko na din yung kanyang dashboard. Dahil subukan natin sanang i-bleed dito sa primary clutch master niya. Kaso napakasikip. Hindi ko rin mapihit. Mabibilog lang yung bolt. Yung tornilyo niya. Tsaka kapapump natin, baka masira yung wheel cap ng ating primary clutch master. So mas malaking problema. So ngayon, ang gagawin natin niya, yun, lalagyan natin siya ng hose dun sa dulo. Kasi yung nagkahangin, napasukan ng hangin yung ganyan niya. So lalagyan natin siya ng hose uli dun sa kanyang linya. Tapos hihipipin natin ng pang spray para yung hangin may labas niya. Subukan natin. Ah pala, dapat pagpihit lang natin ng leader bag, ikaunti lang yung labas na, basta nalabas yung fluid. Pag sobrang lakas yun niya, ganyan, hindi kagad ako nakakabangon dito dahil masikip sa ilalim. Mabuhusan tayo ng fluid pala dun sa taas, kaya napasukan ng hangin. Tsaka yung pag-bleed naman natin, itong linya niya, kahit malinis na yung nasa linya niya, dadaan pa rin siya dito sa sirang goma natin. Kaya nagdudumihan siya. Kaya maitim pa rin. Kaya ngayon gagawin natin, tatanggalin na natin itong clutch sleeve na luma. At doon na lang natin bibleed sa kanyang hose. Doon na lang natin pa-flush. At simulan natin. Iipitan na natin siya ngayon ng vice grip. Gawin natin ng karton sa pen. Para hindi masira yung hose natin. Saan natin tanggalin to? Ito yung luma natin, Mikasa brand to. Ito yung Asahi. Asahi pala yung kala ko. And Sunny, Asahi pala yung. So yan, parehas naman sila. Mamaya natin siya kakabit. Bibleed muna natin yung linya niya. So ganito yung ginawa ko guys. Yung hose na mahaba. Ayan. Higyan ko dun sa dulo ng yung spray natin. Ayan. Tapos ito lalagay natin dun sa linya niya para mahip-hip niya. Ayan. Tapos tatanggalin natin yung vice grip. Nakikita natin lumalabas na yung fluid. Medyo matumi pa rin talaga siya. Tapos ngayon, i-spray ko dito yung dulo. Medyo pataas uli. Parehang hangin may iwan sa taas. Hindi pumalik dun sa loob. Spray ko dito sa ating bote. Ayan guys, gumagana. So makikita nyo, lumalabas yung hangin na na dun sa linya niya. Mas maganda to kasi may control tayo dito. Hindi ko kakahapon dire-diretso.
Check natin dun muna listas, baka mabusan naman tayo ng fluid. Huwag nyo nga kakalimutang salinan lagi ito. Huwag nyo nga hayaan mabusan siya ng fluid para hindi magkahangin yung linya niya. Ito natin lumalabas guys. Oh. Ayan na, may bula pa talaga siya. So, hanggat wala ng bula, lumalabas. Yan mga ka-auto, malinis na yung lumalabas sa kanya. Wala na rin bula. Ipitin uli natin siya ng vice grip para hindi na lumabas o magkahangin yung ating linya. Para makita natin na malinis na talaga yung fluid, i-spray natin siya dito sa walang laman. Yan. Ito yung fluid na ating pinlash na malinis na. Tapos yung natanggal natin, ito. Hanggang madumi rin nga talaga. Hindi kaya may tama yung primary clutch master ko. Kaya may team na to. Ngayon, kakabit na natin yung sleeve. So, may nakapagsabi sa atin, lagyan daw natin ng laman na para mas madali nga naman yung bleed. So, ang gagawin natin, dito sa bleeder bag na natin, since may takip na to, hindi muna natin tatanggalin. Lalagyan natin laman yung loob. So, ang gagawin natin, ayan. Lalagyan natin yung fluid tong ringgilya natin, tapos dito natin padadaanin sa bleeder bag gamit ng hose. Lalagyan ko pala ng kunting grasa yung gilid ng piston niya para hindi kalawain. Kuha tayo ng fluid. Tapos luluwagan natin to. Papump natin dito sa dulo. Ayan. Ngitin lang natin hanggang mapuno yung sleeve. Pump natin. Ayan, so makikita nyo, may hipip nyo mga auto. Ayan, nalabas yung hangin. Pagkapinuno, hindi na natin may tulak itong pinaka-piston nya. Ayan, konti lang. Tapos ayan, ito nyo yung nasa linya nya. Sasabduan na ngayon natin. So nagkalaman na ngayon yung ating clutch sleeve. Madali na yung ating pag-bleed mamaya. Kung tayo sa ilalim ng auto, ikakabit na natin. Higyan natin ng konting teflon. Una natin ito yung kakabit. Kasi pagka nakilagay na natin ito dito, mahirap na magtama nito. Baka masala pa yung thread. Doon magkakataga. So una natin siya yung kakabit. Ayan, sinasabi natin may pressure na siya. Hindi na natin kayang hilang. So, ang gagawin natin, hindi tayo magkalat. Sa natin yung leader bag niya. Ayan. Saka natin sabihan na din. Nakatakas ng ulam mga otong babusa tayo, yari. Lagyan na natin itong vice grip. A few moments later. Ayan mga ka-auto, subukan na natin i-bleed. Sana may kagat na to.
Ayan. Ayun, nakakagat na. Nakakagat na mga ka-auto. Effective. Pinump natin yung clutch pedal, tapos nilagyan natin ng tukod. Tapos bibleed natin dito sa baba. Tingnan natin kung may lalabas mong bula. Meron pang konti. Bibleed pa din natin. Ganun lang yung ginawa ko dun sa taas. Pinump natin, tapos nakuran din natin. Ito, tingnan natin kung may lalabas mong bula. Ito mga kauto, nibleed na natin yan, may kagat na siya at ang lambot, ayos na to. So ganun lang kadali magpalit ng clutch lathe at saka ng lumusot na clutch. Ganun lang ating gagawin. Bago pa lang dito sa ating channel, pakita nyo naman subscribe button, notification bell para updated para sa mga susunod pa i-upload na video. Salamat.